Good day guys! Ako nga pala si Daniel from Triumph JT Manila at nandito tayo today sa Tondo, Manila. Mamote on Wheels Shop. Siguro naman kilala nyo na kung sino yung may-ari na ito, pero bago natin siya ma-meet, safety first tayo. Alright, mag-mask tayo. Ayan. Okay, ready na natin ma-meet si Sir Red. For the boys, good day sa inyo. Alright, ayan na si Sir Red, pero pasok tayo sa shop niya, tutur niya tayo sa kanyang shop. Pero bago tayo pumasok, syempre, sanitize muna tayo. Safety first, kamote cares. Tapos kakatok muna tayo. Oh. Okay. Okay. Sige, doon tayo sa likod kasi marami pang tao dito. Puro, naglinis ka sa office? Oo naman. Ako pa ba? Dito na tayo ngayon guys sa loob ng office ni Sir Red, no? Pero syempre, maintain tayo ng social distancing. Sir Red, paano ba kayo nag-start sa motorcycle riding muna, di ba? Ganito kasi yan. When I first started in motorcycle industry, sir, sa kampeg. And then, okay. Nung nag-start ako ng pagmumotor, it was way back 2009. And then nagkaroon ako ng hilig, ng passion sa mga two wheels. Nung nag-start ako makabili ng first ever motorcycle ko, which is the Kawasaki Fury. Then after that, nag-ano kasi kami, OFW sa Malaysia. So, nag-work ako doon, pero hindi nawala yung pagiging enthusiast ko sa mga two wheels. So, kahit nasa ibang bansa ako, nagmumotor pa rin ako. May mga rent to, may mga bike rent doon na ginagamit ko, tapos kinocover ko rin. And then, pag-uwi ko dito, nag-start akong mag-buy and sell ng mga small scooters, kagaya ng mga Mio, Honda Beat, mga Click. Generally, mga pangmasa. Tapos, naisip kong gumawa ng video para mag-serve as records dun sa mga transaction. For safety na rin, syempre. And then, after that, nung nakita ko na okay pala yung ganito, may video kada unit, sinimulan namin sa pagbablog ng maliit na scooter. Kung napanood nyo yung mga una kong videos, 2018, ng last quarter. So, dun nag-start lahat. Hanggang ngayon, napunta tayo sa big bike. Syempre, wala nang lahat ng to kundi dahil sa mga subscribers natin. Kaya, maraming salamat. Tsaka sa mga sponsors. So, doon nag-start lahat. 2009, dito sa Pilipinas. Okay, so sir, nag-start kayo sa moto vlog, no? And then, what year, sir, sa tingin nyo, yung talagang nag-peak kayo, yung talagang sabi nyo, tutuloy-tuloy ko na itong pag-moto vlog natin? What year? So, actually, nag-boom talaga yung moto vlogging industry sa Pilipinas last year, 2019. And then, nung na-realize ko na, dapat ituloy-tuloy ko na to is first quarter ng 2019. Kasi nag-start ako is last quarter ng 2018, just for fun lang, hindi ko inakala na aabot tayo sa ganito. And then, nung 2019, na-realize ko na, ito yung pinaka-peak season ng mga vloggers. Kahit hindi moto-vloggers, nandiyan yung mga prank, nandiyan yung mga food vlog, travel vlog. So, 2019 yung pinaka-peak season para sa mga vloggers. Tinuloy-tuloy ko yung pag-moto-vlog. And until now, nagkaroon naman ng magandang outcome. Ayun, nandito tayo ngayon. Medyo nagkaroon na ng pangalan sa industry ng motovlogging. Pero still, dapat humble pa rin tayo. Kundi tayo sa mga sumusuporta sa atin, wala tayo dito. So ayun, last year ko na pag-desisyon na i-push yung pag-motovlogging. Alam na natin kung paano nag-start si Sir Red, kung paano niya tinuloy-tuloy yung kanyang motovlogging. So ngayon, proceed naman tayo dun sa bagong acquire niya na scooter, which is the Honda Airblade nga, no? So sir, ano bang initial impressions natin, sir, dun sa scooter, sir? Initial impressions dun sa scooter, from the slogan ng Airblade, the cutting edge. Siyempre, unang-una, napansin ko, very edgy, very aggressive yung design niya. Futuristic, sabi nga nila. And then, lahat ng mga latest specs and features nandun na rin sa Airblade. So first impression ko, this motorcycle is already good for everyday service and at the same time for long drive, kagaya nung ginagawa namin sa ibang videos ko.
And ayun, hanggang ngayon gamit ko siya rito. More on city driving pero pwede rin nating dalhin sa malalayong lugar. So, overall first impression ko sa kanya talagang naano ako na surprise ako dun sa may offer nung scooter. Alright, so nakuha natin yung first impression si Sir about dun sa scooter, pero tarong muna rin natin, no? So, marami namang scooters dyan, Sir. Bakit, Sir, kayo tumingin sa Honda specifically? Okay, eto, ano tayo, real talk tayo. Honestly, ang tao, ang Pinoy, pag narinig yan, pag narinig niya is Honda, ang tumatatak agad sa isip niya is quality. Honda, ibig sabihin, kung sa mga kagaya namin na big bike enthusiast, pamilyar kami rin sa mga Super 4. So, malamang, alam nyo rin yung mga Super 4. Hanggang ngayon, running yung mga unit na yon. Pero nirelease siya 1989, yung CB1-400. So, dun pala, meron na tayong proof na yung quality ng Honda is tatagal ng 20 years, or more than 20 years, running pa rin yung motorcycle natin. Kaya yun, isa rin yung sa mga kinonsider ko kung bakit ko pinili yung Honda. And so, nakuha natin yung initial impressions ni Sir. So, tanong natin kung marirecommend ba talaga ni Sir, and kung marirecommend ba ni Sir, bakit? Sa recommendation naman ng scooter para sa mga riders is syempre I fully recommend yung scooter na to para sa masa. Unang-una dahil sa gas consumption niya, average 47 kilometers per liter, hindi biro 'yon. Walang ibang kategory na scooter na nakakagawa nito, yung 47 kilometers per liter average. Kasi last time I was using PCX, nag-average din ako ng 50 something. Considering na same engine sila, pareha sila ng engine although magkaiba ng kaha sa aerodynamics, pero grabe yung tipid niya. Isa yun sa reason kung ba't marirecommend ko siya sa mga kapako riders dito sa Metro Manila, syempre sa lahat na rin, sa lahat kung part ng Pilipinas yung mga motorcycle enthusiasts. Isa yun sa makoconsider ko. So yan guys, marirecommend daw ni Sir Red yan. So Sir Red approved yan, ha? Okay, so any last words, Sir, sa mga gusto niyong sabihin sa mga supporters natin, sa mga viewers niyo, Sir? Unang-una, nagpapasalamat ako sa mga subscribers natin tsaka sa viewers. And, o nga pala guys, supportahan natin Triumph JT Manila. So, i-like nyo yung YouTube channel nila, tapos click nyo rin yung notification bells para sa mga upcoming videos. Syempre, magkakaroon pa kami ng collaboration soon. And, supportahan natin guys. Ayun lang yung gusto kong sabihin. Maraming salamat. Kung di dahil sa inyo, wala ako dito ngayon. And guys, tapos na yung interview natin with Sir Red. So, yun nga, don't forget to subscribe sa aming channel. And, kung nagustuhan nyo yung video namin, hit the like button. And then, para sa mga comment section natin dyan, no? So, ano ba yung gusto namin marinig? Kung ano ba yung sa tingin nyo sa Airblade ng Honda, no? Okay, so ako nga pala ulit si Daniel of Triumph JT Manila. So, until the next video, ride safe!